Sa loob mismo ng kanyang bahay, napatay si Paulito Villasiran Jr. na kapitan ng barangaysyon sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte nitong linggo. Patay rin ang bodyguard ng biktima na si Johnny Caro. Ang asawa ng kapitan at mga kasama sa bahay nagtamo ng sugat sa paa at maayos naman ang kondisyon sa ngayon. Base sa investigasyon, nangyari ang pag-atake ng tatlong salarin sa gitna ng brownout. Pinaniniwala ang sapader sa likod ng bahay dumaan ang mga salarin. Paggawas na ko sa kumbalay, kanto ginakita na ko nga, sige, pumusil sulod. Diya, sige, pumusil. Ang pagkuhan mo sa dagway, hindi may kayo magkakuhan. Kaya murag na blards ang pagtanawa to. Tumutapot sa cadlock, bagay ito na mo. Kaya naman ko sa mga nagpio ng isa. Habang paalis sa lugar, ilang beses pang nagpaputok ng baril ang mga salarin sa iba't ibang direksyon. Sabi ng mga residente, tatlong tagaroon ang tinamaan ng bala. Naglingkod na siya, diya. Tingala man siya nga, naibuto-buto na igo naman yung TL. Pagtanaw niya, nasama na ang dagan sa panong dito. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya para tutukan ang kaso. Ngayon, ginatrace na mo, gibaktrak na mo. Pag-usay yung dahilan. Isa sa mga anggulong tinututukan ng pulisya ay politika. Naghain daw si Villasiran ng Certificate of Candidacy sa pagkakonsihal. Ang National Bureau of Investigation, iniimbestigahan din daw si Mayor Al David Uy. Ngayong taon lang, nagsampa ng kaso si Villasiran laban kay Uy dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Red Tape Act of 2005 at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sabi naman ng alkalde, it's unfortunate na asa ako apadulong kay, well, it's political season and naa siya sa Picas Campo and nag-file siya og kaso sa Amoa and mao siguro na murag dili mapahid sa tua. But ang hangyo lang nako sa mga ahensya, no, palaluman yun. Hindi rin naman daw isinantabi ng pulisya na posibleng may kinalaman ng krimen sa pagiging board of director ni Villasiran. Sa Davao del Norte Electric Cooperative, National Electrification Administration o DANECO-NEA, isa raw ang biktima sa mga nag-file ng kaso laban sa mga opisyales ng kumpanya noong 2012. Prior mangod nagipusil, no, nagipatay si Cap Villasiran, ang mga kauban niya ng mga board of directors sa DANECO, gipampatay po. John D. Esteban, Nagbabalita, Pilipinas.